talaga nga naman itong airport natin, ano? Walang tigil ang mga magnanakaw dito sa airport. Alam nyo, sobrang nakakahiya talaga, no? Kasi, una-una sa lahat, airport ang dapat na pinakaligtas na lugar sa ating bansa, di ba? Alam naman nun natin yan. Kaya nga dyan sa airport, bawal ka nga humag-joke dyan ng bomba o kung ano-ano man, di ba? Makukulong ka. Bakit? Kasi lahat to ay kinukonsider na mahigpit ang security dyan eh. Tapos ganito ang makikita natin araw-araw. Naku po, as in araw-araw na atang balita ito. Diba, hindi mo ba kayo na naririndi na? Sa araw-araw na lang na balita dito sa airport na meron na namang nahuling magnanakaw. Alam nyo, kung siguro yung magnanakaw isang, alam mo yon, hindi parte ng airport o kaya isang individual o isang citizen, aba, maaring masabi pa natin gawa ng kahirapan o di kaya talagang marami lang talagang luko-luko sa mundo na ito. Pero ang problema ho kasi, mismong security ng airport ang paulit-ulit na gumagawa ng katarantaduhan sa airport. Pero tila ata anesthesia ang vitamins ng ating mga opisyal sa airport, lalong-lalo na ang pinuno ng ating DOTR na si secretary, di ba? Mukhang anesthesia dahil napakamanhid na ho. Napakamanhid na ho sa panawagan ng taong bayan na siya ho ay dapat managot sa mga kapalpakan diyan sa airport. Alam niyo, sa totoo lang ha, nung panahon ni Pangulong Duterte, talaga naman naayos ho yung airport. Di ba? Mula nung sa panahon ni Pinoy, kita natin mga laglag bala diyan, mga kapalpakan diyan at mga nakawan diyan, bukas bagahe. Yan ho inasolusyunan sa unang taon pa lamang ni Pangulong Duterte, 'di ba? Sinibak ho yung entire nag-aayos diyan ng mga bagabagahe kasi nag-warning siya. Pag meron pang mahuli, tanggal kayong lahat. Mantakin mo ba naman? Kung yun dati, yung mga nag-aayos lang, mga nagbibit-bit lang, ika nga, na mga bagahe, ang mga magnanakaw. Ngayon, iba na. Kung sino pa yung nagbabantay? Siya pa yung magnanakaw. Sino ba nakakahiya yun? Mantakin mo ha, security, yung nagbabantay sa kaligtasan, yung pinakamismong masasabi nating pagkailangan natin ng tulong, seguridad, abay sila po mismo ang muwawalang ya sa ating mga kagamitan. Alam nyo, sa totoo lang, etong mga pangyayaring ganito, kahit ilang love the Philippines at ilang milyon ang ilabas ninyo para ho maengganyo mga turistang pumunta sa Pilipinas. Kung ganito ang nababalitaan, abay pambihira, baka pagpasok ho ng airport ng mga turista, lagyan na nila ng plastic uli yung kanilang mga bagahe. Kung maaalala nun, di ba, nung panahon ni Pinoy, ganyan ho nangyari dyan eh. Nilalagyan ng mga plastic yung kanilang mga bagahe para hindi masiksikan o di kaya manakawan. Ngayon, pambihirang buhay ire, oo. Parang bumalik tayo sa ganun ha. Diba, isipin nyo na para tayo bumalik, ano, magpa-plastic na naman po ba tayo? Diba, hindi ho baka isang kawalangian yun? Isang katatawanan? Na lagyan na naman natin ng plastic ang mga bagahe natin? Kayo namang nasa airport, oh. Buti nga, nung panahon pa ni Pinoy, kaya nga sabi ko nga, mukhang mas malala pa ito, nung panahon ni Pinoy. Nung panahon ni Pinoy, ang mga magnanakaw, yung mga nagbubuhat-buhat, yung mga nagkakarga doon sa likod. Ngayon hindi, security. Ika nga pambihirang buhay ire. As in sila yung mga ano, yung mga nagbabantay ng ating gamit, tapos sila pa mismo yung nagnanakaw. Pambihira naman o. Panoorin nun natin ito ha. Tingnan natin yung bagong instance na naman dito sa airport.
Huli kam sa NAIA, ang isa pang security screening officer na nagbukas ang bagahe at nanguho mano ng gamit ng pasahero. Oh. Nakatutok si Von Aquino, exclusive. Nakuna ng CCTV sa NAIA Terminal 2 Departure Area noong September 13 ang isang security screening officer na binuksan ang bagahe ng isang pasahero. Kinuha niya ang dalawang pakete mula sa bagahe at inilagay sa isang airport bin. Ibinaba niya ito sa sahig, tinakpan ang isa pang bin, saka itinabi. Kumuha po siya ng gamit sa isang pasahero. Hindi naman sa kanya. Sir, bakit parang nakangiti pa ho kayo? Ah, hindi naman, hindi naman. Sadyang ganun lang ang mukha ni sir. Allegedly sabi niya, binigyan daw siya. Binigyan naman daw sa kanya. Bato as... Ano yung jowa mo? Binigyan ka ng chocholit? Jowa mo yun, dumaan? Ang bira, oo. Hindi, feeling ko lang ha. Feeling ko lang itong kung sino man itong security na to. It's either patay gutom ito o di kaya may kabit to. Bakit? Eh kasi kulang yung binibigay niya sa jowa niya kaya kumuha sa iba, pambigay sa iba. Bira, oo. Alam mo, hindi ko maintindihan itong ating... sino ba itong administrator na ito sa security, sa OTS? Hindi ko maintindihan, ba't nyo bine-blare pa yung pagbumukha niya mga animal na yan? Hindi, alam nyo, hindi sila nahihiya sa ginagawa nila, tas ibe-blare ninyo. Huwag nyo na i-blare, ilalabas yun na rin naman eh. Ano yan, Japanese? Japanese ho ba yung security nyo doon, naka-blare yung mukha? Pambihira naman kayo, sir. Oh. Kahihiyan yung ginawa nila. Dapat to ilabas, ipaskil sa airport. Mag-ingat sa taong ito. Hindi na ito involved dito. Ganon, hindi na namin ito empleyado. Eh, kasi alam mo, kulang na tayo sa kahihiyan eh. Yan ang totoo. Kulang na ho tayo sa kahihiyan. Kaya dapat, bigyan natin ng hiya ito mga walang niyang to. Eh, sa akin eh, ginawa nila yan eh. Di panindigan nila. Kasi unang-una, baka sabihin eh, palusot niyang animal na yan, sigurado sasabihin niya, hindi, binigay lang ito sa akin, inabot lang ito, pang merienda, ika nga. Gayun pa man, hindi ho tama yun, bawal ho yun, di ba? Alam mo naman natin, bawal yung nagbibigay sa mga ganyan-ganyan. O, di ba? Tapos hindi maganda naman, ano to, ba't ka bibigyan niyang, siyempre, yung ngali, o kung yaman eh, OFW, o hindi man OFW, malamang sa malamang, napuwersa na. Ika nga, no choice na siya. Baka biniru-biru mo pa eh. Parang sarap niyang chuchulit mo ha. Eh syempre, gusto niya mapabilis na galawan. Sige na, sayo na yan. Huwag mo nalang akong tanong-tanong ninyo. Baka mamaya mabuking pa ako. Kung saan-saan ako pupunta. At mag-TNT ako. Hindi, biro lang yun, biro lang. Hindi, kaya lang syempre, di ba ho? Pagka mga ganyan, pwersado ka na eh. Pwersado ka nang ibigay para lang makalipad ka na. Oh. Kaya nga pinagbabawal 'yan. Kasi it's a form of bribery. Pero sa bagay, sabi nga naman ng security. Chuchulit lang 'to. Kayong mga opisyal ng gobyerno, milyon-milyon lang ninanakaw nyo. Hindi kayo nahuhuli. Ito chuchulit lang, sisibakin nyo na kagad kami. It's unfair, sabi nga. Hindi, pero kung iisipin mo ha, hindi, walang biro. Kung iisipin mo, unfair naman talaga eh. Unfair ang buhay. Mantakin mo yung mga kongresista nating 40%, 60% ang ninanakaw sa mga proyekto. Di ba? Tapos hindi man lang nahuhuli. Ayun pa nga, nilalandakan pa, enjoy na enjoy sa mga kinakain nila. Sa mga binibili nilang mga sasakyan. Oh, di ba? Lantaran pa nga eh. Sa bagay, ika nga, pag mayaman ang nagnakaw, mga malalaking opisyal na nagnakaw, lusot. Pero pag mga ganitong maliliit, sibak. Tandaan nyo lang, sa Pilipinas, life is unfair. Kaya kung gusto ninyong maging fair, tumakbo kayong kongresista, magubos kayo ng milyon-milyon, tas magnakaw na lang kayo uli. De, joke lang po ah.
Hindi kaya tuloy, alam nyo, minsan, sa totoo lang, kaya rin minsan itong mga nasa babang mga empleyado, ang kapal na rin ng mukha kasi iniisip nila, pambihira, yung mga official namin, grabe magnakaw. Tapos yung mga leader namin, grabe magnakaw. Tapos kami lang, chuchulit lang. Sige na, konting bagay lang naman to. Oh. Pero alam mo, may mali talaga dito. Papaliwanag ko sa inyo ano mali. Extortion po yun. Ayon sa Office for Transportation Security o OTS, nilabag ng screening officer ang RA 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Noong Biyernes, natapos ang investigasyon ng OTS at tinerminate agad ng Sabado ang screening officer na Abril lang na-hire bilang job order personnel. Affected today, dismissed from the service. Ang sabi ng... May pag-ganong-ganong eksena. Effective today, you're terminated from the service. Screening officer sa OTS, chocolate ang kinuha niya na binigay umano sa kanya ng pasahero. Tapos may kuha-kuha ID. Anak ng tucha, parang totoo ah. Hindi, alam nyo ah, ito problema. Sir, administrator, kung sino ka man, isa lang masasabi ko sa iyo, sir, ha? Maganda yung nangyayari na yan na lumalabas yung mga ganyang klaseng mga katiwalaan, di ba? Wala, maganda. Maganda yung ginagawa ninyo. Okay? Pero gayunpaman, kulang para sa akin. Bakit kanyo? Kulang kasi alam nyo, ganito lang asimple ho yan, ha? Mga official natin dyan. Dapat ang ginagawa ninyo, sinisibak ninyo yung lahat na naka-assign doon. Bakit kanyo? Para magkaroon ng accountability. Pag may isa sa inyo, may naka-assign ngayon doon, kunwari, team yan eh. Sigurado yung mga nandyan, oh. Eto, may isa. Body-body naman yan eh. Hindi naman po pwedeng isa lang nandyan. Siyempre, meron doon sa ano, meron dito, meron nag-check doon sa video. Kasi dumadaan yan, di ba? Dapat to, kung sino yung lahat na naka-assign doon, sibak. Pati yung team leader nila, sibak. Bakit to? Para may pananagutan. Ika nga, may accountability. Isipin mo na lang yun. Sigurado ako dyan, ipupulis nila ang bawat isa sa kanila, di ba? Babantayan nila ang bawat isa. Dahil, anong buhay ito? Pag ikaw nagnakaw, yung kasamaan mo nagnakaw, yari ka. Di ba? Kasama ka doon. Imposibleng hindi nyo masawa tayo mga animal na yan. Siyempre, sila-sila magbabantayan. Oy, huwag kayo magnanakaw. Ha? Pag magnanakaw kayo, ha? Siguro doon yung isama nyo na rin yung sa amin. Kasi sabay-sabay naman tayo masisibak eh. Hindi, sa totoo lang ha, hindi, joke lang po yun. Pero sa totoo lang, pagka gano'n na nangyari, pagka sinabi mong, lahat kayo, lahat tayo, masisibak pagka may nagnakaw sa atin, ay magbabantayan na ho yan, lalo na yung mga matitino. Babantayan nila kapwa nila. Diba? Kasi ang problema sa atin, yan, tatanggalin, sa susunod na naman. Kasi isipin nyo naman ito ha, sa tingin ninyo, yan lang ang mga magnanakaw dyan. Sigurado ko marami pa ang nakakalusot. Hindi lang nakukuhanan, hindi lang na-check. Marami pa ang nakakalusot. So sa madaling salita, hanggang walang nangyayaring accountability sa kapwa mo, magnanakawan yan, ilulusot lang. Ika nga, sabi ko nga di ba? Sa simula, ganyan, mahuhuli. Tapos, ang magiging usapan ngayon dyan, galingan nyo na sa susunod ha. Performance will start moving.